Welcome back, Kaalam. Ngayon ay ating pag-uusapan ang isyu tungkol sa dalawang kontrobersyal na celebrity sa taong 2021. Ito ay sina Paolo Contis at Yen Santos. Yen, totoo nga bang buntis ito? Sino kaya ang ama? Ngunit bago tayo magpatuloy, Kaalam, ay siguraduhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong alaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Isa sa gumawa ng ingay at nasangkot sa pinamalaking kontrobersiya noong 2021 ay ang aktor na si Paolo Contis at aktres na si Yen Santos. Buwan ng August nang lumabas ang balita tungkol sa pagpunta nilang dalawa sa Baguio. Kalat na kasi noong panahon na iyon ang pakikipaghiwalay ng aktor sa longtime partner niya na si LJ Reyes. Nagsimula ito sa pag-unfollow ni Paolo kay LJ sa social media at nasangkot ang pangalan ng aktres na si Yen Santos na siyang kasama ni Paolo sa isang pelikula na kinunan sa ibang bansa. May ilang netizens ang nakakita sa dalawa habang kumakain sa isang restaurant at may mga nagpalitrato rin. Namataan din sila na magkasama sa simbahan ng Manawag. Nang mapag-usapan ang tungkol dito, inamin naman ni Paolo na naimbitahan niya si Yen bilang isang kaibigan papunta sa Baguio dahil may pinagdadaanan ito na mabigat sa buhay. Ang araw ng nasabing pag-akyat nila sa Baguio ay ang araw ng paglipad ni LJ kasama ang kanyang dalawang anak patungong Amerika. Subalit pinabulaanan ng aktor ang balita at sinabing hindi ito ang dahilan kung bakit humantong sa hiwalayan ang relasyon nila ni LJ. Sinabi ni Paolo na naging malapit sila ni Yen habang ginagawa ang pelikula na A Faraway Island. Ngunit nilinaw nito na hindi iyon nangangahulugan na sila ay mayroong relasyon kaya nasira ang pagsasama nila ni LJ. Hindi naman ito kinumpirma ni LJ sa kanyang interview kahit alam niya kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Paolo. Ilang araw matapos ang nasabing interview, nagpost ng isang mahabang pahayag ang aktor sa kanyang social media at humingi ito ng tawad sa lahat ng mga taong nasaktan, pati na rin sa nagawa sa dating partner. Kahit na lumipas na ang 5 buwan mula ng pag-usapan ang tungkol sa hiwalayan ng dalawa at third party issue, hindi pa rin namamatay ang issue tungkol kay Yen at Paolo. May ilang mga ebidensya kasi ang nagpapakita na lumalabas na sa publiko ang tunay na estado ng relasyon nilang dalawa. Sa isang social media post, napansin ang pagsasalita nilang dalawa na animo'y secret conversation sa pagitan nila. 2 araw makalipas ang dental floss post ni Yen, nakita ang post ni Paolo na tila sumagot ito sa tanong ng aktres. Ito ang unang beses na napansin ng mga netizen ang pag-uusap nilang dalawa gamit ang social media. Isang bouquet naman ng tulip ang natanggap ni Yen 1 araw bago ang kanyang kaarawan. May nakapansin din na nakatag sa isang IG story ang pangalan ni Yen sa morning post ni Paolo. Kung susuriing mabuti ang nasabing post, nakatago ito at nakakamouflage ang pangalan niya sa litrato. Kaya naman hindi kaagad ito napapansin ng mga makakakita dito. Hindi rin nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizens ang ilang social media post na naman na iniuugnay sa kanilang dalawa. Ito ay nang magdiwang ng karawan si Yen noong November kung saan beige ang background sa setting ng kanilang dinner. Ang magkaparehong background sa post ni Yen at Paolo ang naging tampulan ng chismis noon. Subalit ang hindi napansin ng publiko ay ang maliit na detalye ng pag-amin ni Paolo na magkasama sila ni Yen sa karawan ito. Nakatag din kasi ang pangalan ni Yen sa nasabing post, subalit hindi ito kapansin-pansin, kaya naman pinag-usapan pa rin silang dalawa. Nang matanong naman siya tungkol sa dinner na iyon, sinabi ni Paolo na wapakilas na siya sa mga sinasabi ng mga bashers at hindi na rin naman siya nagbabasa ng mga comments sa kanyang social media post. Aminado naman si Paolo na tanggap niya ang pagbabash kung ito ay may kinalaman sa kanyang trabaho at acting at hindi sa personal na buhay. At kahit na matagal na nga ang issue sa kanila ay hindi pa rin namamatay ang usapin tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Yen. Dahil isang issue na naman ang kumalat sa social media, isang blind team kasi ang lumabas patungkol sa pagbubuntis ng controversial celebrity na pinanghihinalaan ng mga netizens na ito ay si Yen Santos. Kaya naman patuloy na nakaabang ang mga marites sa social media ng aktres kung may makikita sila na pagbabago sa katawan nito. Itinanggi ni Paolo ang tungkol sa napapabalitang pagbubuntis ni Yen at sinabing malabong mangyari iyon. Balibalita naman ngayon ang pagbabakasyon ni Paolo kasama ang isang babae na hindi pa matukoy noong una base sa isang litrato. Kung sino ang kasama ng aktor dahil noon ay nakatalikod ang babae sa kamera pero may nakuha ang mga tao sa airport na nagpapakita sa mukha ng kasama nito.
kung noon ay nakita silang dalawa ng publiko sa Baguio at Manawag. Ngayon ay publiko pa rin ang nakakita sa kanilang dalawa sa vacation nito. Spotted niya bago matapos ang taon na magkasama sa Boracay ang dalawa at kahit na nakasuot ng face mask, hindi may pagkakaila na si Yen ang kasama nito dahil na rin sa tindig at hugis ng katawan ng babae. Mapapansin din ang maluwag na polo ng aktres na animoy may tinatago kaya naman muling nabuhay ang chismis na ito ay buntis. Hindi rin ito pinalagpas ng ilang mga netizens at nakapagkomento pa sila na nagpunta lamang ang dalawa sa Boracay as a friend. Tapos na ang pagpapalit ng taon ngunit hindi pa rin namamatay ang mga issue at mga masasabi ng tao sa itinatago nilang relasyon. Matapos kasing aminin ni LJ Reyes ang tungkol sa pag-iiwan sa kanila ni Paolo, pati na rin ang mabilis na pagbabago ng ugali nito. Sinundan na ng publiko ang buhay ni na Paolo at Yen dahil unti-unti na rin kasi naglalabasa ng ilang ebidensya na nagpapakita na may ugnayan na silang dalawa sa isa't isa. Subalit hindi ito makukumpirma kung totoo ba ang lahat ng paratang sa kanilang dalawa dahil pilit nilang itinatago ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa pagsalaysay ni LJ noon bago matapos ang taong 2020, nag-away silang dalawa ni Paolo. Ikinugulat nito ang pagbabago ng trato ng dating ex-partner niya sa kanya. Marami rin ang nagsasabi sa kanya na nakita nilang unti-unting nagbabago ang ugali ni Paolo at hindi na ito tulad ng dati. Nang lumabas ang revelasyong ito, madaming mga netizen ang nag-iimbestiga tungkol sa ugnayan ni na Paolo at Yen. Sinabi ng ilan na dahil sa pelikula na kinuha sa Faroe Island ang dahilan kung bakit naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Dahil parehong malayo sa mga mahal sa buhay, wala silang aasahan noong panahon ng iyon kundi ang mga kasama nila sa pelikula. Nang makita ng mga netizen ang pag-unfollow ni Paolo kay LJ, madaming nagtaka at naghinala na tinapos na ng aktor ang kanyang relasyon sa aktres dahil wala namang nalalamang problema sa relasyon noon nila ni LJ. Pilit nilang ginagawang pribado ang kanilang love life. Third party ang unang pumasok sa isip ng publiko ngunit wala pang ginagawang kumpirmasyon si Paolo maging si Yen tungkol sa mga litratong naglabasan nang nagtungo sila sa Boracay. Ngayon naman ay tahimik pa rin ang aktres tungkol sa issue na kinasangkutan ni Paolo Contis. Si Paolo lamang ang unti-unting nagpapahayag na nagkikita pa rin sila ng kaibigang si Yen Santos. Makikita na unti-unting nakakamit ni Paolo ang kanyang kalagayan dahil matagal na rin nasa ibang bansa ang ex-partner nito kasama ang mga anak. Hindi rin makakalimutan ng publiko ang mga salitang binitawan ni Yen sa ginagawa nito noon sa kapamilya serye na Halik. Ayon kasi sa aktres, kung papasukin mo ang isang tao ng sitwasyon kung saan nakipagrelasyon ito sa may asawa, marahil ay may kanya-kanya silang dahilan kung bakit nila iyon nagawa. Pero dapat nilang isipin ang kahihinatnan ng ginawa nilang aksyon dahil baka pagsisiyan nila iyon sa bandang huli. Tila hindi ito naangkop dahil nasa parehong sitwasyon siya ngayon. Marami ang nagsasabing hindi ito malayo sa mga karakter sa nasabing serye. At para naman sa aktor na si Paolo Contis, sinabi nito na maraming proyekto ang nakalinya sa kanyang gagawin sa susunod na taon na nagpapasalamit ito na marami siyang pagkakaabalahan sa taong 2022. Kung titignan naman ang kanyang Instagram account, makikita na wala pa rin itong ifinafollow ng mga tao at ang pinakahuling post nito ay ang litrato niya kasama sa Richard Yap habang nasa eksena ng soap na I Left My Heart to Sorsogon. Sa social media naman ni Yen, makikita na nawala ang mga nakapost nito noong litrato. Isang Christmas photo na lamang makikita kasama ang statue ni Santa Claus. Wala pa rin makikita sa kanyang followings magmula nang mag-unfollow ito kasabay ni Paolo noong nakaraang August. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? Isa ka ba sa umahanga kay Yen? Mayroon nga kayang talagang tinatagong relasyon ang dalawa? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At sigurado ay napanoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.